Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating crystal ball reading. This is for Aries. Ayan, kapalaran sa pag-ibig. Okay? So kukunin natin yung past, present, and future using our crystal ball. Ayan. So simulan natin. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please do hit the subscribe button and notification bell. At sana po ay mag-like kayo, mag-comment sa pinaka-video nito, especially kung nagustuhan ninyo yung ganitong klaseng reading. Since this is general reading, hindi pa rin naman po natin makukuha lahat ng energy ng Aries sa mundo. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo dito. Okay? Pwede magkapalit-palit ang roles depende sa nangyayari sa'yo. Okay, so magsimula tayo sa past. Okay, so nakakita tayo dito ng maaring galit na nararamdaman in the past. Okay, inis, yamot, and nakikita natin na for some of you, meron kasing person, nakakonect ka na maaaring hindi ka masyadong binibigyan ng pansin ng halaga. So, kaya ka nakakaramdam or nakaranas ng ganitong ng emosyon dahil dito sa pagpapasawalang bahala nitong tao na ito sa connection ninyong dalawa. And I feel like this person in the past, nagkaroon kasi siya ng mga takot sa sarili niya and marami siyang gustong ayusin muna, alisan muna na maaaring sitwasyon. And I feel like yung iba sa inyo pwedeng nainis ka sa ganong klaseng attitude or sa ganong klaseng pananaw or ginawa nitong person na ito na bakit ganon siya, bakit ganyan. And so meron ka rin mga questions na hindi nasagot in the past coming from your person. Okay? Okay, for some of you, pwedeng may mga children or other people na involved dito sa connection na ito. I'm seeing a person here na mahilig, kumbaga madasalin, or may person din tayo dito na nakikitang mapagbigay. Okay? And then pwedeng dito sa connection ninyo, there are children's involved sa connection. I can also see someone here na mahilig. Hindi man mahilig, pero possible na marunong, ayan, or maybe yun din yung hobby niya. I can see someone here playing piano. Pwede rin namang music, any kind of musical instruments. Kung hindi man, it is something to do with a job na nakayuko. Okay, so pwedeng computer, lagi nakatungo ba siya, nakatingin sa isang concentration lang ba na nakaupo. This could be your reading. Okay, nakakita din tayo dito ng person. Kung hindi man computer, pwedeng pagtatahe. Ganon, this could be your reading. Anyway. So in the past, for some of you, there's distance. Okay? Meron dito nakaramdam na I can't tell if this is you or your person. Na parang pakaramdam niya, masaya na itong person na ito. So, pwedeng ikaw to, iniisip mo na masaya na siya, kung nasaan man siya. And or, pwede rin naman yung person mo na masaya na sa kung nasaan ka. Okay? Nakaramdam ng ganong energy in the past. And so meron dito nag-turn back or tumalikod. Pagdating dito sa connection na ito, tumalikod. Hindi nagbigay ng pansin. And possible na isinang walang bahala itong connection na ito. Okay? Someone here might have moved on. Pwedeng ikaw yon. Alam mo sa sarili mo kung tinry mo mag-move on.
dito sa person mo. Kung hindi ikaw yon na nag-try mag-move on, this is your person. There's mixture of energy here. So, punta tayo sa present. For your present. Okay, present moment. Nakakita tayo dito ng pagfo-focus sa kung ano man yung future. Kung may children na involved, future ng mga children na yon. And pwede ring wala, guys. Pwede ring wala. But I can see someone here na, oh, someone here is not feeling well. Okay? Pwedeng yun ang kinoconcentratean ngayon, yung may kinalaman dun sa bad health. Okay? And yeah, someone here is really, hindi ko sinasabing ikaw, hindi ko rin sinasabing yung person mo, but someone here is sick, pwedeng sa side mo or sa side ng person mo, na nandun yung concentration ngayon. Okay? And present moment. Someone here keeps on denying. Okay, nagdeny. But this person is really sad. Dinedeny man niya yung kanyang emotions, yung kanyang feelings. Literal eh, kahit sa sarili niya, dinedeny niya yan eh. But this person actually wants to offer. Kaiba yun eh. Maaring dinedeny niya, nalulungkot siya, may mga times umiiyak siya. Pero the real thing is that gusto niya magbigay ng offer. Gusto niya mag... if you're dealing, you know, open naman to sa LGBTQIA+, but, you know, for those of you, yung kadil mo, actually, yung ka-person na ka-connect mo is, would like to propose to you. Parang, this person wants to surprise you with something. Kaya lang hindi niya magawa yung surprise na yun, pero gustong-gusto niya mag-surprise sa'yo. Okay, so I can see a person here na this is your reading, especially if you're hindi to para sa lahat, but I can see a mother here, so you could be a single mom, single dad. Okay, or pwedeng may mga inaalagaan kang bata, whether ka anak mo, or anak ng kaibigan mo, or inaalagaan mo because pinaalaga sa'yo, pwedeng ganon. And then you are playing while this child is natutulog, ano? Gusto, yung energy is like, habang natutulog, yung batang ito ay naglalaro ka. This could be your reading. Or you're watching or at saka mo ginagawa itong paglilibang sa iyong sarili. Okay. So, for your person, yung present moment niya, this person is looking at someone else's child. So, sabi ko nga, kung kayo ay may anak ng person nito or may anak ka, pwedeng tinitignan nitong person nito yung anak mo. This person is carefully watching that child, wishing na sana maalagaan niya or mayapos man lang niya yung bata na yan. Whether anak niya or hindi. Kung may children. You know guys, yung ating nakikita dito, ang energy is more like for single mom, for single dad, or kung hindi man may children na involved talaga sa connection. Pinagmamasdan niya yung mga anak mo. Maybe through pictures, maybe in person, depende, no? Take only what resonates. Pinagmamasdan niya. Yun yung pinaka ginagawa niya ngayon. Pinagmamasdan niya yung anak mo. Okay. For those of you na wala namang children na involved,
your person is having ano, suicidal thoughts. Na ano siya eh, na nadidismaya siya sa mga nangyayari sa buhay niya. Hindi regarding sa connection ninyo, pero pwedeng gusto niyang mawala or gusto niyang yun yung, kumbaga, mamatay na lang kasi parang ano pa silbi ng buhay ko. Pwedeng namomoblema siya currently. Or naku-homesick. Okay. I don't know if you're dealing with someone na medyo may pagkasingkit. Or attracted ko sa mata niya. Or kung hindi man sa labi niya. This could be your reading. So, punta tayo sa future. For the future, please. Someone here is getting ready in the near future para mag-atake, gumawa ng attack, some kind of attack. I feel like you're going to dream about this person in the near future. Mapapanaginipan mo siya. Notice your dreams kasi kung ano yung nasa panaginip mo, in the near future, yun yung possible gawin ng person mo. So, kung lumabas sa yung person mo sa panaginip mo and then may ginawa siya, this is not current ha. For future ito. Yung panaginip is in the future. Kaya huwag mong isipin yung mga panaginip mo dito sa person ito in the past. Yung inotice mo is in the future. Kung ano yung mapapanaginipan mo in the near future, yun yung gagawin ng person mo sa'yo. That is like a sign for you. So I cannot tell. Kasi depende sa panaginip mo kung ano yung gagawin niya in the near future for you. May nakikita tayong ahas dito. If there's a third party involved, I feel like it doesn't matter. Sabi ko sa'yo, pwede may pag-atake. Okay. Nakikita natin in the future, in the near future, in person, ito na. This is not for everyone, pero you might be dealing with a person na meron siyang bisyo. Meron siyang bisyo. I can see usok, so pwedeng smoke, vape, or whatever. Yeah. Well, anyway. I feel like may pag-ataking gagawin in the near future. Future. Kaya lang hindi ito open eh. Hindi ito open. Parang kailangan mo pa talagang buksan or alamin ikaw mismo ang umalam para malaman ko na talagang intention nitong person nito. Kasi yung gagawin niya is that gagawin niya yun na hindi niya sinasabi. Yung kung ano yung pakay niya, kung anong gagawin niya. Basta bigla na lang siya susugod sa'yo. And then, wala. Kasi hudang may other person or may mga taong humahad lang sa kanya. Wala siyang pakialam doon. Yeah, I can see this person talking to you. Will talk to you. Makikipag-usap siya sa'yo. Regarding something. Maybe regarding about the children. Pwedeng kamustahin niya yung mga bata. For some of you, this is going to be a beautiful ending. Kasi nakakakita tayo dito ng happy connection in the near future. Nakasama yung mga tao sa paligid niyo, maybe kabarkada, kaibigan, mga pamilya ang sinusuportahan itong connection na ito.
well, kahit bawal yung connection, may sumusuporta. I don't know why. Yeah, this person is imagining stuff with you in the near future. May mga bagay siyang ini-imagine sa'yo. Especially kung ito ay, you know, wala naman tayong gender specific, no? Kung babae sa lalaki, tapos ang kakonek mo yung lalaki, ini-imagine niyang ikaw ay nakasuot ng bridal gown. Kasi yung pinaka-future ng person, may hindi talaga siya magiging, may pagsugod siyang gagawin. Maybe yung pagsugod, iba-ibang klase yung pagsugod, guys. Pag sinabi ko pagsugod, hindi naman definitely pupunta or what. Pwedeng may kinalaman sa pakikipag-communicate. Okay. So, yeah, ayaw nang magpaano ng ating crystal ball. Ayaw na magpagalaw. Yeah, ayaw na talaga. See? So, we will end the reading here. Thank you for watching. Sana naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn Princess Terror, Madam PTV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines. Sana nagustuhan mo yung ganitong klaseng reading. Please do comment down below kung nagustuhan mo ito para uulitin natin. Okay? Thank you for watching. I love you all and bye-bye.